Magsitayo po ang lahat. Sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Purihin naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman, at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito, at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit.
purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak, purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambo ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak, sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibhasay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat panooy, humanap sila ng paraan para mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi,
lumabas na naman ng lunsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pinagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin at tayo magbigay ng papuri sa ating mahal na Senyor. Dismayadong Jesus ang ipinakita sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Dismayado si Jesus. Dalawa ang kanyang dahilan. Una, dahil wala siyang nakitang bunga mula sa puno ng igos na kanyang nakita. Gutom na gutom kasi si Jesus. Tapos, wala man lang siyang makuhang bunga mula sa isang puno. Inaasahan pa naman niya na mayroong bunga. Alam pa naman niya na meron dapat bunga ang puno. Pero wala siyang nakitang bunga. Pakiramdam niya, walang silbi ang puno dahil wala itong bunga. Walang silbi ang puno dahil wala itong bunga. Pangalawa, pagdating naman ni Jesus sa templo, ang kanyang nakita ay ang mga taong walang ginawa kundi gawing pugad ng magnanakaw ang bahay ng Diyos. Inaasahan niya ang simbahan o templo ay bahay dalanginan. Pero ang kanyang nakita, mga nagtitinda, mga namamalit ng pera, mga nangangalakal, ang kanyang nakita, mga magnanakaw. Eh sino ba naman po ang matutuwa sa ganitong pangyayari? Yung may inaasahan ka, pero hindi naibigay o hindi mo nakita. Para bang ganito, yung nagtatrabaho ka maghapon, tapos nag-overtime ka pa, o kaya napagod ka sa pagtitinda, nahirapan kang mag-commute dahil konti ang jeep, konti ang bus, mahabang pila ng LRT. Pagod na pagod ka maghapon, wala ka sa bahay ninyo, tiniis mo yung gutom. Tiniis mo kasi kung bibili ka pa sa labas, doble gastos, kakain ka rin naman sa bahay. Kaya tiniis mo dahil
inaasahan mo, kapag uwi mo, meron ng sinaing. Inaasahan mo, pag uwi mo, nakapagluto ang mga anak mo. Kasi bago ka umuwi, nag-text ka pa, nagbilin ka pa kung anong lulutuin. O kaya, bago ka umalis nung umaga, nag-iwan ka ng pambili ng ulam. Pero, pag uwi mo, walang sinaing. Walang nakahandang pagkain. Tambak ang hugasan sa lababo. At makikita mo ang mga anak mo, cellphone ng cellphone. Bukas ang TV, pero walang nanunood. Hindi ka ba magagalit? Hindi ba nakakagalit? Hindi ba nakakainis? Kasi wala ka nang makain, ginawa pang pugad ng tamad ang iyong tahanan. Ano na ang mapapala mo? Sa ganitong tagpo, mauunawaan natin si Jesus kung ano ang kanyang hinahanap. Si Jesus, naghahanap siya ng bunga mula sa tao. At hindi lang basta bunga, kundi mabuting bunga. Magandang tignan po ang ating mga sariling buhay. Huwag na tayong magturo. Tignan na lang natin ang ating mga sariling buhay at hanapin natin kung ano ang ating naging bunga. O sa mga estudyante dyan, pasok ka ng pasok sa eskwelahan. No? Nagbabayad pa ng matrikula ang iyong mga magulang. Meron bang naging bunga? O kaya naman, yung pagtatrabaho mo, meron ka bang naipundar? O kaya naman, yung pagsasama ninyong mag-asawa, meron po bang mabuting na idudulot? Yung pagtanda natin, meron po ba tayong narating? O yung pagdedebosyon mo, yung pagpunta mo sa Quiapo tuwing Biyernes, meron bang nabago sa'yo? Ang nakakalungkot na kwento ay yung wala kang nakitang bunga mula sa lahat ng pinagkakaabalahan mo. Enroll ka ng enroll, di ka naman pumapasok. Enroll ka ng enroll, hindi ka naman graduate. Trabaho ka ng trabaho, pero bakit parang lalo ka lang nababaon sa utang? Nagsasama kayo mag-asawa, pero hindi naman kayo magkatabi matulog. O kaya naman, away naman kayo ng away. Murahan kayo ng murahan. Nagkaedad ka lang, pero wala namang kinatandaan. O kaya, simba ka ng simba, punta ka ng punta dito sa Quiapo, nagsaserve ka pa, pero wala namang nababago sa ugali mo. Hindi ba sayang? At kahit sino madidismaya kung ganito. Kaya naman, lahat tayo sa ating ginagawa at pinagkakabalahan, ang gustong makita ni Jesus ay magkaroon ng mabuting bunga. Umaasa ang Diyos na may makita sa atin. Umaasa ang Diyos, kaya huwag nating paasahin dahil sa huli, ang tatanungin lang at titignan kung ano ang ating naging bunga. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumatawag tayo sa Diyos Ama na ibinibigay ang kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Ating sambitin sa bawat panalangin,
Dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yoong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang inyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at kinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng bubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at hinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw yung ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na umubuhay
ang tunay. Inuming para sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Muli po, ang labasan lang po ng ating simbahan ay dito po sa Quezon Boulevard. Kaya po, pakiintay lang po na tawagin yung grupo ng kulay na inyong kinabibilangan bago po tayo lumabas. Pagkatapos ng misa, pwede pong maupo muna at intayin po ang ating mga announcement para sa ganon maging maayos ang ating paglabas ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendesyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.